Gateway to the North. Ito ang bansag sa bayan ng Rojas, isa sa mga bayang matatagpuan sa hilagang Palawan. Mula sa Puerto Princesa, ang Rojas ang unang bayang madaraanan ng mga turistang patungo sa mga sikat na tourist destinations ng probinsya tulad ng El Nido. Dahil dito, kalimitang hindi napapansin ang angking ganda ng Rojas, ang kinyaman na dinaraan-daanan lamang. Kadalasan, sa bayan ng Rojas panandali ang nagpapahinga ang mga turistang papunta at galing sa norte. Ngunit higit pa sa pagiging rest stop, maraming bagay ang dapat pang matuklasan sa Rojas. Kabilang narito ang pagiging Kasoy capital ng Palawan. Sa katunayan, noong nakaraang taon, nakapag-produce ang nasabing bayan na mahigit 1,000 tonelada ng kasoy, katumbas ang 51.6 million pesos. Since nang maliit pa kami, ganun din talaga, hinahanap-hanap ito ng mga tao, lalo na ngayon marami ng tao, mga foreigner. So, malimit naghahanap sila ng ganitong produkto. Dito sa Barangay Malcampo, Bayan ng Rojas, matatagpuan ang Palawan Cashew Processing Center. Bunga ito ng pagtutulungan ng lokal na pamahalaan ng Rojas, pamahalaang panlalawigan ng Palawan at Department of Agriculture, katuwang ang Philippine Rural Development Project at World Bank. Pinangangasiwaan ito ng Rojas Seed Growers Multipurpose Cooperative na binubuo ng humigit kumulang 40 miyembro. Buwan ng April taong 2019 nang simula ng operasyon ng pasilidad. Nung naganap po yung province ng magiging qualified beneficiary ng project mula sa PRDP, naimbitahan po kami. Hindi lang naman kami ang pumunta eh. Kaya lang yung napili, yung sa amin, kami ang napili na mag-comply at mag-undergo ng mga training para ma-access namin yung project dito sa Rojas. Ang pagtatatag ng nasabing pasilidad ang nagbigay daan upang magkaroon ng bagong kabuhayan ang mga kababaihan sa Sitio Kalaiten gaya ni Anita. Mahirap talaga. Ito sa Pirmiro, mahirap talaga ito. Parang naano ka ba, masusugatan ka. Pero nasanay na rin, okay na rin. Kinakailangan mag-ingat sila sa trabahong ito dahil mataas ang acid content ng raw cashew. Gumagamit sila ng abo bilang proteksyon sa kanilang mga daliri. Ang finished product, iba-ibang klaseng produkto ng kasoy. Kasoy na bilog, kasoy brittle, kasoy bandi, spicy kasoy, kasoy butter at pastillas. Ngunit maliban sa pagkain, may iba pang gamit ang kasoy. Ang balat nito, hindi basta-basta itinatapon dahil ine-extract ang dagta nito. Planong ibenta ng kooperatiba ang likido ng balat ng kasoy na inaasang makakadagdag sa kikitain ng processing center. Magandang gabi, Pilipinas!